So ngayon mga kalabay, kung nakikita nyo mga kalab na mas madami kami ngayon, so ito po yung mga kasama ko ngayon. Ang gagawin natin for today's video mga kalab, no, ay mag-harvest po tayo ngayon sa fish pan natin. At kasama ko pala yung mga kapatid ko at yung mga kapitbahay namin mga kalab. At si Gisil Susting. Hi mga kalabs. John Ray Boy. Si Nolay Boy. So, at ito po yung mga gamit namin mga kalab. Ito po. At ayan, ito po yung mga kape, asukal, bigas. At meron tayong ice mga kalab, oh. Ayan. At ayan pa, may tubig tayo nadala at yung mga kahoy back para pang saing natin mamaya para may pangkapi tayo. Madami na yan yung nadala natin. Kompleto na po yan. Ayan, mabigat. So ngayon makalabay, nandito po kami sa Pamerta makalabat. So ngayon ang gagawin namin ay yung bukatot ay ipaplaster namin makalab dito sa mismong Pamerta talaga para yung mga hipon ay makukuha natin mamaya. So mamayang madaling araw na siguro namin to bubuksan yung kukunin yung mga serdura para yung lahat ng mga hipon at isda makakuha natin lahat yan. So mamaya natin yan makikita. So ngayon ay gagawin natin ay lalagay natin pre. Muna pre, kunin mo natin yung mga serdura pre. So ngayon po is bigla ang pag-harvest po, o diba, nagulat kayo mga kalab kasi bigla-bigla. Dahil meron po kaming nabalitaan nung mga nakaraang araw, meron po silang fish pan tapos naglagay po sila ng sugpo. Within 3 months po ay kinuha na nila. Kaya napag-isipan namin ni Francis na mag-try na din po kaming magsugpo mga kalab kasi diba madami naman kaming alimango dito. So why not na mag-try kami. Kaya sana pagpalain po mga kalab, no. So yung gagawin namin ngayon is talagang i-harvest siya. Kukunin lahat yung mga alimango mga kalab, tapos yung matataba lang po yung kukunin namin at kung merong mapapayat ay ibabalik namin. Siyempre na wala na po lahat yung tubig ay magtitisid kami kung sa Bisaya pa. Ewan ko kung anong sa ano niyan, basta tisirun mga kalab. Yung mga toxic po sa fish pan is para lalabas po mga kalab para kapag naglagay tayo ng mga sugpo, eh siyempre mas mabuhay sila ng pangmatagalan mga kalab. Kaya yun po yung rason kung bakit kami nag-harvest. So ngayon makalabay, dahil natapos na po yung paglagay natin ng bukatot makalab, no, ang ginagawa naman namin ngayon makalabay, nag-iinit po kami ng tubig. Ayan po yung init tubig po namin. Papakuluan muna namin bago kami iinom ng kami para 24/7 kami mata makalab, no. Para ito ang aming pan makalab. Hindi kami mantok sa sobrang lamig kasi alam mo na 'yon mga kalab, yung sobrang lamig. Daming snack ko. Makakatulog ka sa kahintay kasi malamig na nga eh. So walang tulugan. Walang tulugan. So anong challenge mo pag may matutulog? Ang challenge natin kung may matutulog. Bukod nga ng asin. Ay, lagyan ng kape. Sa inyo lang. So mamayang ano mga kalab, madaling araw mga 1 or 2 a.m. po kami gigising mga kalab. Pero talagang simulan na po ang pag-harvest kasi dyan po mag-low tide po. Pero sa ngayon po is mag-high tide po siya. Kaya antayin lang muna natin for today's better you. Yung mga kalab, hinahanap ni John Rich, anti-boboy daw, anti-boboy. Anti-boboy. Si Uncle Boboy, dilay sa Auntie Boboy. Saan ba doon? May kadog niya si Uncle Inday. Balaya dyan, balaya dyan, balaya. Feeling, but the feeling is all gone. Kapihan na! Yan mga kalab, ting baso para kakapihan natin. Sis na, asawa na yung kanto ba? Okay. Anna din siya na. Go bro, kaklaro tayo, wala makiklaro bro. Laway, budi ah. So yun mga kalab, yung naubos na sukar. 1/4, ito na lang yung natira o. Mukhang galing. Something about you I like. So yan mga kalab, wala nga tayo natahak, wala nga tayo napunutan.
Pasensya na kayo mga kalab dahil itong mga ito yung mga kasama natin. Taga ano to, taga asinda. Wala kasing paan sa kanila. Uy! Pinbali ang babag. Ay, kaya yung plywood. Ay, ang plywood. Prata, puta ka naman. Ay, wala kayo. Ano kayo? Uy! Ano? Subog na! Tignan natin! Ano? Ano ba yan? Nabali po yung ano namin. Oh, may nabali diya. Wala dito. Oo. Aman, diya sa'yo. No? No! Sumay na oh. Oo, oo, oo. Kinig mo na. Oo. Bali. Oh, banabi din. Wi, abi tabi. Nang diha ka buok no. Ana, balik man ako. Ando ka gili eh. Nabali na po yung kubo na ginawa ni Francis. Sige po, dadya pre. Ani. Hal tara, dre. Dire ta badi. Diw, ana balik na. Ay panamok. Tel. So yung kubo po namin ngayon is under renovation. Dito. Nagulat kami mga kalab kasi di ba? Ano po yung ano? Uy! Sige. Balik. So na-trauma po sila mga kalab, hindi sila hihiga dyan. O, dyan po sila sa ano. Hi mga kalab! Dito tayo matutulong mga kalab dahil andyan, baka hindi tayo sisigo dyan, magkinakta tayo dyan, dito lang tayo magsinalmon mga kalab. Nakakatakot mga kalab o kasi parang naano na po yung sahig namin dito. Awo, hindi ni matanggong sa ano ba naman kasing mga tao na to? Wow ba? Pero hindi sa mga genre na ako. Rough road kayo na eh. Rough road din siya kaya gito. Mag-strip mo? No, di, sunri. Baka na pumawan kayo mga kalabs na meron kasama kami dito naglilinja dahil ano siya, ayaw niya mapaka ng lamok yung ulo niya. Uli mga kalab, hindi talaga kami mag-harvest dito. Mag-camping kami dito, oy. Ay, ang ganda. So, binigyan tayo ni nila maklab ng unlan. Ayan. So, important to maklab. Good night, mga kalab! Bye-bye! So, ngayon po mga kalab, ang oras ngayon is hapit na mag-alas 3, mga kalab. Ano, alas 2. 20 yata yun mga kalab yung tumingin ako sa cellphone. So ngayon nating simulan natin to na pasudlan, tapos mamaya pabalik na yung to, bibibitso na ta palawas mga kalab. So ngayon na, ayan na si Kier mga kalab yung mag-abre ng pamirta mga kalab. Bubuksan na natin yung siradora mga kalab at saka yung bastidor para mamayang umaga ilargo lang. Tuloy-tuloy na yung alon yung agos ng tubig kasi mahirap yung pamirta nila dito mga kalab. Ay diha kayo butang lang mo. So yan mga kalab, buksan na natin. Tugnaw ka dyan. Pilitin yung agos ng tubig para ano lahat yung seradora baka mapunit yung bukatot natin kasi sobrang lakas ng alon doon sa kapasok doon sa puan pisikan ano ang mga dito
kuwang pa sa structure doon, mga kalab, maraming taba. Ayan o, mga taba, malalaki, mga ano yan, mga mataba yan. So ngayon mga kalab, dahil malapit na po tayo maging umaga ngayon, mga kalab, no, tingnan nyo yung sa pag, ano, pag dyan po lumabas yung araw, tingnan nyo. Ayan, nakikita nyo mga kalab na medyo hayag-hayag na. So ngayon ay pumapasok pa rin yung tubig galing sa ilog, pumapasok pa rin sa fishpan. So mamaya siguro ay papalabas na yung tubig niyan. So ayan na po yung ginagawa ni Kira Makalab. So pasensya po kasi ano, medyo bumigla, sumakit yung chan kanina. So hindi po ako naka-video. So sila, di Silma na yung nagbi-video. Lalay. Ay, ha, naman ako. Agoy. Yan po mga kalab, maraming talaba talaga na dumadaloy dito sa, uy, ayan. Mga didikit sa ating siradura mga kalab, dahil yung tubig dito ay sobrang ano, parat. Sobrang parat talaga mga kalab. Mayroon yung kaboy di ay. Dumi na yung amoy. Ano ba? Ang ito dulo ano eh. Tomorrow magic bean spray. Tomorrow kubra ba? Parang sa itag, humirana na eh. So ngayon po mga kalab ay naabutan po tayo ng umaga at ang oras po ngayon is mag-aalas 10 na po ng umaga mga kalab. At ngayon po dahil medyo high tide pa siya doon mga kalab at minsan yung tubig po dito sa fish pan is hindi pa nakukuha. So yung gagawin natin ngayon mga kalab ay gagamitan na lang po yan ng pump boat mga kalab para ipapump po yung water para yung tubig sa fish pan is lalabas po sa ilog. Ito yung gagamitin natin na pangharang. Pangharang dito sa ano, isda para hindi pumasok sa bomba. Kaya lalagyan natin ng harang para hindi sila kumain sa pala ng makina. Naputol. Ano? Panguhaon, tato di mo tasok. Magsisimula na po kami makalab na ilagay yung bumba makalab, hindi yung bumba na sumabog, yung bumba na sumusuyop ng tubig para ipalabas sa ilog kasi yung tubig ngayon ay nagkasugat na po. Yung tubig sa ilog at tubig sa fish pan medyo pantay na lahat, so kailangan namin gamitin ng water pump. Sabi-sabi pa, basta sa amin, bumba yes. So ayan po, lalagyan na namin ng sardura bago namin lagyan ng lupa para hindi makalabas yung tubig. So ngayon makalab, kukunin na natin yung bukat at makalab para ibalik natin yung sardura bago natin lagyan ng lupa para yung tubig sa ilog hindi na makapasok kapag wala ng tubig sa ating fish pan, no? Nera. So ayan po mga kalabo,
yung top, ilalagay natin dyan sa seradura para tuloy-tuloy na ating laban, mga kalabs. Ito po yung lupa, mga kalab, na ilalagay namin dito sa may butas para hindi lumabas yung tubig sa ilog, para hindi makapasok yung tubig sa ilog kapag wala ng tubig sa ispan. So makita nyo yan mamaya. So ayun, makalab, napuno na po yung paglagay namin ng lupa yung serdura, makalab. Wala na po yung butas, hindi na makalabas yung tubig. So ngayon ay ilalagay na namin yung bukat bomba, makalab. Para dito ilalagay, oh, dito. Dami na. So ayan, may kilong, makalab, oh. Sarado kay. Wow, ang laki. Lami ibutas ako rin, bi, oh. Pwede na, bi, oh. Kita ipabugat ni Master. Kaya kayo, sila tubig. Pandali na. Yan, 20 kilo, mga kalab. O, tignan nyo. Dalawa na yung nakuha natin. Ano, nakakuha na to yan? Kalab, ngayon po ay naset na po ang lahat. So, nilagay na po yung bangka para maging pump, para magka pump water tayo, mga kalab, papunta sa ilog. Ayan, tapos yung mga siradora, ayan, okay na din po siya. Ayan. So, ngayon po, mga kalab, ay sisimula na po. So, let's go! So ngayon po, mga kalab, ay tanghali na po at kami po dito ay kumakain na po. Ayan po sila, mga Girl Scout. So meron po silang reels, mga kalab, kakasimula lang po nila. Si Ate Janice. Janice Eli Cabasares, nakipalo po. Yes, of course, si, ano, ano pang tawag nito, si... Marisol Dacolo de Lejero, yes. Po, please po. Si Lapak Girl, ang atik-atik na kusinera. Please follow po sa kanilang reels, mga kalab, para syempre ma-monetize na din sila. Pumuna, monetize mo. Pumuna!